Sobrang in love tayo noon. Ikaw lang ang laging tumatakbo sa isip ko. Mahal mo rin ako. Diba? Alam ko rin, nagalit ka sa akin. Di talaga ako makamove on. Ender, pwede tayong lumayo at magsimula ulit. Abla? Abla? Gutom na ako. May makakain ba? Tingnan mo sa fridge, Jenner. Abla? Anong problema? Matamlay ka. Ano, miss mo ba si Halit? Sige, tuloy mo lang yan. And we'll see what you'll do after you start working for Alihan. Patatayuin mo rin ba ako sa isang paa? Ano ba, Abla? Parusa ang tawag dito? Hindi parusa yan. It's actually a good lesson. Eh, ano sa tingin mong gagawin ko doon mula 8 to 5? Magtsaga ka lang na mga ilang linggo. Magtsaga ka lang. Oh, I'm really sorry to hear Salamat. About... Excuse me. Alihan! How is she? Naghihintay din kami. All right, you shouldn't worry. Malakas si Yasmin. Di siya basta susuko, okay? I'm so scared. Alam na ba ni Jem? Hindi lahat. Nasa airport na siya at papunta na siya dito. I heard what happened. Thanks for coming. How is she? I don't know. Hello, Alian. Hello. Sana gumaling siya agad. Thank you. Hello, Yildiz. Nasaan ang baba mo? Over there. Nag-usap sa telepono. Yildiz, halika na. Kapatid ni Ilhan yung doktor niya? Oo. That's good. She's in safe hands for sure. I'm so scared right now. Lal! Jeb! Where's mom? She's over there. You can stay with Jem, but if you need anything, don't hesitate to call me, okay? I'll be here. Thank you. Sana gumaling siya agad. Alihan? Aalis ka na ba? Oo, Halit. Aalis na ako. Hintayin mo kami. Sige. I hope she gets better Thank soon. Thank you. Sabihin mo ko kung may kailangan ka, okay? Okay. Okay. Sana gumaling na siya. Salamat. Halit. Ano yun? Ngayon nakita na kita, may sasabihin sana ako. Sige. Sweetheart, antayin mo ako sa kotse. What is it? Bumunta sa opisina si Ender. Nanggulo ba siya? Hindi naman, hindi niya ideya yun. Well, I just bought a new company at ang gusto ni Hakan ay ang makatrabaho siya. I just want to check if it's all right with you. Walang problema. Mama naman siya ng anak ko. Di ko pipigilan magtrabaho siya. As long as it's okay with you. Good, yun din ang nasa isip ko. By the way, why did you buy a textile company? I didn't want to miss an opportunity, so I just grabbed it. That's good to hear. Magkita ulit tayo. Goodbye, Halit. Goodbye. Anong nangyari, sweetheart? May problema ba? Wala. May tinatanong lang siya tungkol sa negosyo. Halika na, Sitki. Nasa Istanbul si Jem. Inatake sa puso ang mama niya. Binisita namin siya ni Halit sa ospital. Malapit si Alihan at Lal. Mag-usap tayo mamaya.
Zeynep. Mr. Jem, I'm so sorry. Ano nangyari? My mother had a heart attack. I'm so sorry. Eh, kamusta naman siya ngayon? They say she's stable now. Maaaring magka-bypass operation siya bukas. Ah, Jem, don't worry. Magiging okay din siya. Si Kevin, kasama mo pala siya ngayon? Hindi, umalis ako agad at iniwan ko siya sa mama niya. Ah, okay. Ay, sa anong ospital kayo? Bibisita ako bukas. Sige, I'd really appreciate it, Zeynep. I'll send you the address. Okay, Mr. Jem. Makita na lang tayo bukas. Binisita namin si Miss Yasemin. I heard what happened to her. Just like old times. Okay. Please, Halit? Excuse me. How are you? Daphne, nakabalik ka na pala. Yes, I just came back. Mabuti at nakita kita. Mabuti din. Hello? Hello, dear Meta. Maribel. Let me introduce you to my wife, Yildiz. Nice to meet you. Nice to meet you. Naka-jackpot ka, Halit? Yildiz, pinag-usapan na nila kung gaano kakaganda. Totoo naman pala. I love beautiful people. Maraming salamat. Mag-isa ka lang. Do you want to join us? Oo naman, syempre. Excuse me. Salamat. Diyos ko, bagay kayong dalawa. Do you want to eat anything? Wala, salamat. I just ordered a drink. Let's talk tomorrow. Sabihan mo ako kapag umalis na si Zera. Pagpasok ko, nakita kong tumayo ang lahat at hinihintay ako. Tinanong ko, bakit niyo ako ginagaya? You know I can't be trusted. Ang sweet mo, Daphne. Sana nakilala kita ng mas maaga. Oh, thank you, darling. Pero hindi ako nagtataga sa isang lugar. Sweetheart, like pa niyang social butterfly. You see, kilala niya talaga ako. Paano kayo nagkakilala? Best friend ni Ender, si Daphne. Best friends pa rin kami. Hindi lang kami nagkaroon ng pagkakataong magkita madalas dahil nasa London ako. By the way, Yildiz, I don't care about divorces or separations. Kapag gusto ko ang tao, kinakaibigan ko sila. Di ko kailangan magpaliwanag sa ibang tao. Kinakausap mo ang taong kasama ni Ender sa iisang bahay. As long as you two love each other, I don't care about that. Do what makes you happy. I like being divorced. Zeynep! Ay! Mr. Jem! Sorry sa nangyari. Salamat, Zeynep. Ipinasok na siya para sa operasyon. Kumusta ka naman? Ako? I'm scared, sad, in shock. Mixed emotions. I'll be okay once naging successful na ang operasyon. She'll be okay, don't worry. Sana. I'm happy you're here. Gumaan ang pakiramdam ko. Nandito rin si Zeynep. Sana gumaling siya agad. Thank you. How's Baba? As good as he can be. He's also waiting. Galing ka pa sa trabaho, Alejan. Okay lang na huwag ka na maghintay. Hindi problema yun. I leave kapag may balita na about her operation, okay? Sige, pero huwag na tayo dito maghintay. Doon na lang sa cafeteria. Okay. Sige, aalis na din ako. Dito ka muna, Zeynep. Sige na. Let's have coffee first. Okay. Ang ganda, di ba?
Maganda. Mukhang sandali na lahat. Handa na yan. Oo, halika. Binilisan ko talaga magtrabaho. Sinabit mo dito ang paborito kong litrato. Oo. I love it. Sweetheart, may mga furniture na darating galing abroad. Matagal pa bago natin matanggap yon. Di ba pwede lumipat na tayo agad? Sige, okay lang sa akin. We can move whenever you want. Super. At home na at home ako dito. Oh, nice. How are you, Zainab? Bumalik na ba sa normal ang lahat? Oo naman. Ganun nangyari. Zainab had to go back here because of a family problem. Oh, sana di dahil sa sakit. Di naman dahil dun. Kumusta na ang bagong trabaho? Nasanay ka na? Nag-resign ako. Oh. Tsaka ako na ikukwenta sa'yo. Zainab really is something. Excuse me? Mabilis uminit ang ulo. Tingnan mo. No, she wasn't like that when she worked with me. Tip of the iceberg pa lang yan, Jem. Leave her alone. You both worked with her. Ngayon hindi na. Mag-move on na kayo parehas. Now Zainab is happy with her life. Exactly. Just let her be. Tama. Hello? Pabunda na kami. Inilabas na ba siya? Oo. Maayos na siya. Update mo na lang kami. Oo, sige. We're alone again. Oo, unfortunately. Laging nagsasalubong ang taan natin. Interesting, di ba? Hindi. Hindi interesting, Alihan. Kaya ka bumisita dahil may sakit ang mama ng girlfriend mo. At ako na may narito para kay Jem. Huwag mo nalagyan ng iba pang meaning to. Galit ka siguro. Kanino? Sa'yo? Don't worry. Kaibigan ko lang naman talaga si Lal. Meron akong ibang gusto. Tulungan sana siya ng Diyos. Huli na para sabihin yan, pero okay lang, di ba? Alihan, alam mo, minsan akala mo in love ka, pero actually pinagtsatsagaan mo lang yung tao. Tumahimik ang buhay ko nang tinanggap ko to. Kaya please, huwag mo na tong sirain. Naiintindihan mo ba ako? Darling, may mga bagay lang ako na kailangang gawin at intindihin. May mga i-renovate at kailangang bayaran ng mga workers. Pwede mo ba akong bigyan ng pasweldo sa kanila? Hindi ikaw ang kailangan mag-asikaso. Si Sitkin ang bahala. Siya ang bahala pati sa pagbabayad. Huwag mo na intindihin yan. Gusto ko kasing ako na lang sana, kaya ako natanong sa'yo. Huwag mo nang abalayan ang sarili mo. Let's look at the view. Let's go. Sigurado kang ayaw mo? Ayoko nga. Paabot nga ng asukal? Di pwede. Di ka naman din nag-aasukal. Magaling. You passed the test. Alihan, di mo na ako malaloko. Lagi mo nalang hinahanapan ng masama ang bawat salita ko. You are being paranoid. Dahil sa'yo. Thank God she's fine. Successful ang operation. Buti na lang. Congratulations. Thank you. Kung ganun, mauuna na siguro ako. Thank you for coming. Zainab, alis na rin ako. I can take you home if you want. Di na, magta-taxi na lang ako. Mukhang mabait si Daphne. Oo naman. Siya ang pinakatapat at prangka sa mga kaibigan mo.
Walang pakialam si Daphne sa sasabihin ng iba. Isa siyang free spirit. Nakahanap din ako ng kasundo ko. Magkikita kami ngayong araw. Okay lang ba sa'yo yun? Oo. At bakit naman hindi? Baka ayaw mo dahil kaibigan siya ni Ender. Hindi. Walang pakialam si Daphne sa ganyang bagay. Besides, our issue with Ender is already over. Buti naman. Just enjoy yourself. I love this view, pero kailangan ko na bumalik sa office. Sige, at i-enjoyin ko muna ang bahay. Come in. I don't know, Sinan. Pinigilan kong pumunta. Uuwi na sana ako. Pero binuksan mo ang pinto. Come here. Take a seat. You were the one who left me before. Tama ka, pero natakot ako. Ender, di na wala ang pagmamahal ko sa iyo. But you still married Zara. Ginawa ko yun dahil sa galit ng mawala ka. Alam kong mahal mo rin naman ako. Ngayon wala nang hadlang para sa atin. Lalo na ngayon nagpakasal na sa iba si Halit. Hindi lang si Halit. Kasal ka din sa iba, Sinan. Kasal ako dahil sa pangangailangan. Kaya ko siyang hiwalayan. Kung magkakabalikan tayo. Tulad ng dati. Paano, Sinan? Gusto mong sabihin ng tao na inagaw ni Ender ang asawa ng stepdaughter niya? Nakakahiya. We'll leave Istanbul. Then we can have a new beginning. That's good, but saan? Pwede sa abroad. Babalik lang tayo kapag humupa na ang lahat. Pero kung inaalala mo si Erim... Siyempre inaalala ko si Erim. Kung di lang sa kanya, wala akong pakialam sa lahat. Nakatira siya sa baba niya ngayon. Bakit di mo isipin ang sarili mong kaligayahan? Huwag ka sana mag-give up ngayon. Okay. Let's leave. Lumayo tayo dito. Hindi ka ba ikinasal? Kinasal? Pero nag-divorce. Ah, sayang naman. Oo, bakit sayang naman? I like being divorced. Pagkasal ka, lagi ka lang nasa bahay. Pag hindi, you have so much freedom and time. Di ba? Well, ngayon lang ako nakarinig ng taong nagsabi niyan. I think you're hanging out with the wrong people. Yildiz, isipin mo na lang na mangangako ka sa isang lalaki pang habang buhay. And you will be with him forever. Tapos di mo na siya mahal, malaki pang gastos. It's crazy. Well, may point ka rin naman. Pero pwede bang malaman kung bakit kayo naghiwalay? Fell in love with someone else. Niloko mo ba ang asawa mo? Hindi. Nung na-realize kong nahuhulog na ako sa iba, hinarap ko siya at sinabi kong tapos na kami. Wow! Ang tapang mo naman! Oh, darling! How are you? Oh, kailan ka pa ba? Oh, hello, sweetie. I'll catch up with you sometime. I'll call you. Yildiz, alam mo, isa siya sa mga sinasabi ko sa'yo kanina. Naisahan nga niya ang asawa niya, pero wala naman siyang narating. Anong ibig mong sabihin? Yildiz, ang inosente mo, darling. Wala kang alam sa ibang bagay. Paano maiisahan ng isang babae ang asawa niya? Gamit ang credit card niya. Gamit ang credit card niya? Dear Yildiz, old guys don't give money to their wives. Bakit? Para di makaipon at tumakas. Kaya ginagamit ng babae ang credit card sa isang shop at may agreement na sila paano i-convert ang bayad sa cash. Ganun kasimple. Grabe. Posible ba yun? Oo naman. Parehas nakikinabang ang shop at babae. It's a win-win situation.
Okay. Pero anong klaseng shop ang gagawa ng ganito? Di na mahalaga anong shop. What's important is your husband's name. Ah, talaga ba? Hello, Abla. Can we have coffee together? Not today, darling. Masakit ang ulo ko. Ang dami kong meeting ngayong araw. Pauwi na ako at malapit na sa bahay. Sinusunod na lang? Sige, Abla. Sa ibang araw na lang. I'll see you later. We have to plan everything. Of course, dear. Di mo yata ako naintindihan. Ayoko nang maging mahirap muli. If we're going to run away, I want us to have a comfortable life. Pumirma ng joint procuration si Zera sa akin. Ano kayang ginawa mo para sa joint procuration na iyon, Sinan? Honey, this isn't the time to be jealous. Ililipat ko ang wellness center at i-withdraw ko ang pera agad. Sobra na yon para sa atin. Kailangan mong kumilos agad. Dapat makaalis na tayo bago malaman ng iba. Gusto ko na rin umalis agad. Di ko kaya mabuhay kasama ang babaeng tulad ni Zera. Just relax, okay? We'll be together soon enough. Sinan! Lagot! Kailangan kong makipag-deal sa isang shop para kolektahin ang pera ni Chenggul. Paano kung may makaalam? Kaya ginagamit ng babae ang credit card sa isang shop at may agreement na sila paano i-convert ang bayad sa cash. Ganun kasimple. Sinan, are you home? Naiiwan ko ang susi. What took you so long, Sinan? Kanina pa ako nasa labas. Di ko na dinig, darling. I forgot to bring my key. Masakit ang ulo ko kaya naisip kong umuwi. Hinihintay kita pero di ka dumating. So what? I made a lot of phone calls today. Hindi ako makaalis. Magpahinga ka na. Let me get some coffee first. Darling, titimplahan kita ng kape. Halika, halika, halika. Halika dito. Are you sick? Hindi, I'm okay. Makatilang ang lalamunan ko. Titimplahan kita ng kape. Sige, halika dito. Ang ganda-ganda ng lahat dito. Tignan mo ang isang to. Bibilin ko rin to. Miss, gusto mo itong isukat? Ayoko masyadong nagsusukat. Sige, pwede mo ibalik at papalitan namin. Papupuntahin ko dito ang driver. Sige. Imported ba ang lahat ng damit na nasa shop nyo? Oo, lahat ay galing sa Milan. Well, napakaganda ng lahat. Busy ako madalas kaya walang oras mamili. Posible bang ipadala nyo ang mga pinamili ko sa bahay at doon ko na lang babayaran? Sure, as you wish. May kapatid kasi ako, si Zainab. Magkaiba kasi kami ng style at gusto ko siyang bilihan. Sure. Tulad ng mga sapatos na to. Wonderful. Yashim ang pangalan mo, di ba? Oo, ako si Yashim. Miss Yashim, importante sa akin na maayos ang pag-uusap at ang tiwala. Kung magkakasundo tayo, dito ako lagi mamimili. All right. Of course, ayokong may ibang gagamit ng kapareha sa akin. Don't worry. Lahat dito ay one of a kind. Ayos yan. Baka may proposal ako sa'yo sa susunod. We'll take care of everything. Don't worry. Super. Hi, gustong-gusto ko tong shop nyo. Marami akong sunglasses pero...
Yes, Amir. Kumusta ka naman? Mabuti naman ako, ikaw. Kumusta ka? I'm good. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Darating ako sa Istanbul bukas. Lalabas tayo sa gabi. Ay... No, Emir. Wala talaga akong gana. Gawin na lang natin sa ibang araw kung okay lang sa'yo. Come on, girl. Ano ibig sabihin wala kang gana? Mag-i-enjoy kapag nakalabas na tayo. Wala talaga akong gana makiparty kasama ng maraming tao ngayon. Papabayaan mo na lang ba ako mag-isa? Hindi. Sabi ko lang sa ibang araw na lang. Sus. O sige, usap na lang tayo ulit pagdating ko, okay? Okay, pero palagay ko naman hindi. Okay, fine. Tatawagan kita pagdating ko. Okay. Kung alam mo lang ang nangyari sa akin ngayong araw, baka maiyak ka pa sa lungkot. Okay, dear Hakan. Sisimulan natin bukas. Huh? Alright. Alright. Bye-bye. Bye-bye. Erim, darling, may good news ako. What happened? First day ng uncle mo bukas sa bago niyong trabaho. Really, ha? Oo talaga. Kita mo, Erim? O diba, ang saya-saya natin ngayon? From now on, magkatrabaho na kami ng uncle mo sa lahat ng projects ko at yung textile business. Won't that be hard for you? Oo, parang, siguro. Wala akong alam sa corporate life. Para akong ibon na pinipilit lang lumangay sa loob ng aquarium. Ang dami mong reklamo, Jenner. Dalawang linggo lang naman yan. Sabihin mo nga sa akin, ano bang gusto mong gawin ko kay Alejan? Si Hakan ang madalas mong makakatrabaho. Anyway, mabait naman si Uncle Hakan. Meh, mas makataong version siya ni Alejan. Ia-abuse nila ako sa kumpanyang yun. I'm sure kaya mo yan, Jenner. Erim, gusto mo ng yogurt? No, thank you. Yes, this is urgent. Pwede ba akong pumunta dyan bukas? Bago lahat ng makina, of course, of course. Oo, akin yan. Oo, mag-aari ko lahat yan ng walang utang. I'll call you tomorrow. Salamat. Sino yung kausap mo? Tumawag si Ozan at naghahanap ng makakasama dahil nag-away sila ng asawa niya. You can go if you want. Hindi na, dear. Gusto kong makasama ang asawa ko ngayon. Gusto ko lang na malaman mo si Nan. Kung mag-aaway man tayo balang araw, wala ka ng ibang kaibigan makakasama. Mag-aaway man tayo, mag-aayos din tayo. I'm thinking that when we grow old together, parang tayong dalawa lang magkasama. I can't wait to grow old with you and spend forever with you. Let's talk about it during our meeting later. Hey! Kamusta ka, Alian? First day ko dito. Mabuti naman. Good luck. Mas mabuting sabihin tulungan ka ng Diyos. Ano ba? Nagbibiro lang ako? Seryoso mo? Narinig mo ba akong tumawa? Hindi. Good. Hindi ako ang pakay mo. Si Hakan, hanapin mo. Narinig mo ba akong tumawa, Janer? Ang sungit talaga. Diyos ko. Good night din. Hey, good night din. Kumusta? Isa lang akong broccoli, Hakan. Masustansya pero walang lasa. Pero paano ginaganahan magtrabaho ang mga tao kung andito ang sungit ni Alejan? Masasanay ka din. Halika sa office ko. Yasmildis, masarap ba? Nagustuhan mo ba ang kape? Tama ba ang timpla? Sakto lang ang timpla para sa akin. Salamat. Bon appetit. Salamat talaga. Everything you bought is beautiful. Sana magustuhan din ang sis mo. Magandang style mo. Sigurado yan. Miss Yashim, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Tanggapin mo sana ito bilang business proposal. I'm listening. Taga-bursa ako. At meron akong pamilyang binubuhay sa lugar na yun. May sakit yung iba at kailangan ng alaga. Long story short, kailangan ko ng cash pero hindi ko kasi pwedeng ipaalam sa asawa ko. Yes, naiintindihan kita. Gusto talaga kita at ang shop mo. Dito na lang ako mamimili lagi. Pero may kondisyon. Yes? Paano kung magwi-withdraw ka ng pera kada buwan?
gamit ang card ko kahit bumili man ako dito o hindi. Kunin mo yung kalahati at saka akin yung iba. Kaya mo kayang gawin yun para sa akin? Di ko talaga sigurado how that will work. Isipin mo parehas tayong makikinabang dito. At patuloy lang akong bibili dito sa shop mo. Ganun lang kadali. Di ko matatanggihan ang isang customer na tulad mo. Huwag kang mag-alala, I'll take care of it. Oh, salamat. At sana lumago pa ang business mo at kahit mga artista from Hollywood, eh dito na rin mamimili. Sana nga. Pero sikreto natin to ha, okay? Sa ating dalaw lang to. Hayang saya ko, salamat. Kukunin ko ng bag ko para sa pambayad. Sige, salamat. Salamat. Ito na. Ang dami ko pang gustong bilhin sa shop mo. Isipin mo ang lahat ng bibilin ko dito. Darating at mawawala ng mga koleksyon. Sinong bumili? Si Yildiz. Good night, Injem. How are you? I'm good. How are you? How's your mom? Andito rin pala siya. Successful ang operation. Let's talk in my office. Busara, dalawang espresso, please. Right away, sir. Hurry up, please. Kung gentleman ang tawag sa mga yun, para lang akong tinitindang pugo sa bus station. Ganun ba itsura ko? Tingnan mo ako. Ang dugyot ko. Ano ba naman to? Medyo okay lang ang braso ko, pero... Excuse me, saan ba dito pwedeng kumuha ng kape? Tuturo ko sa iyo ang pantry. Thank you. I'm really glad that your mom is feeling better, Jen. We were scared of the operation. Mas magiging okay kami once naiuwi na namin siya. Sana gumaling siya agad. May magagawa ba ako? Wala. Salamat. Pero, di ako makakabalik agad sa Atlanta ng ganito. Don't worry about that. Dito ka muna. Hanggang umayos at gumaling ang kalagayan niya. Simula ngayon, dito muna ako. Di mo na kailangan ng permiso. By the way, you don't have to be here. You can take care of your mother. Oh no. Gusto ko magtrabaho. Nakakatulong din mag-isip. As you wish. Thank you very much. Okay lang ang lahat dito? Oh. Zeno? Abla? May pasalubong ako. Ano yan? Binilan kita ng mga damit. Yildiz, ilang beses ko nang sinabing huwag mo na ako bilhan kahit ano. Naiinis ako sa'yo at wala ka nang pera eh, entas pa ng pride mo. Tignan mo to. Ang ganda. Mm-hmm. Ang ganda nga. Sabihin mo anong nangyari. Wala naman, wala nangyari. Pumunta ako sa ospital at nandun si Alihan. Anong ini-expect mo, Zeynep? Ang liit lang ng mundo. Hindi mo maiiwasan yun. Oo nga, alam ko naman yan, Yildiz. Sa totoo lang, nasa-stress na nga ako eh. Zeno, sinasabi ko sa'yo na nagsiselos yung si Alihan kay Jem. Di yun magsiselos. Ang issue eh, sarili lang niya ang mahal niya. Malamang hindi makatulog si Alihan. Wala akong pakialam kahit bangungutin pa siya. Halika, sukatin mo to. Ayoko talaga. Sige na, Zeno. Wala ko masyadong oras. Maglilipat ako. At kailangan ko ng tulong mo. Tara na. Kunin mo ang mga bag. Sinan, delikado na ngayon na magkita tayo. I know, pero di ko matiis na di ka makita. Ah, natakot ako nung nakita ko si Sarah nung araw na yun.
Wala tayong masasabi kapag nahuli tayo nun. We have to be careful. I know you're scared, pero walang masamang mangyayari. What did you do with the transfer? Aasikasuhin ko bukas. May kaibigan akong gusto ng partnership. Binenta ko lahat ng shares ko. Good. Magkita na lang ulit tayo sa araw ng alis natin. Huwag muna tayong magkita. Kunin mo ticket mo at bahala na ako sa ticket ko. Ender, alam mong maiintindihan din nila to eventually, di ba? Pero kailangan protektahan ko ang anak ko. Ayokong masaktan siya. I'll do whatever you want. Our dreams are finally coming true. Can you believe it? I can't believe it. I can't believe na alis ako kasama ka. Para lang akong teenager. That's because you're in love. Halika muna dito. Sandali lang, ha? Ito, unang transaksyon ko sa blackmail mo. Masihan ka sana. Ang bilis mo nagawa ng paraan. Anong sinabi mo sa asawa mo? Sinabi ko may patatahimikin akong ahas. Di pa ba sapat yun? Huwag kang papahuli. Wala ka ng kaibigang masasandalan. Ano naman? Wala ka ng pakialam dun. Goodbye, Shenggul. Yaldis. Kakailanganin mo ako, alam mo yan. Basta gawin mo ang pinagkasunduan natin. Ipadadala ko ang iba, Bonbon. Sige. Huwag mo kong subukan lokohin. Ah, naku. Asa na kaya siya? Ha? Magandang araw, sir. Di ba, nagtatrabaho si Miss Zainab dito? Saang floor siya? Sumama ka. Magtatagal pa ako dito. Pinagtatrabaho kayo kahit weekend? Unfortunately, yes. Ang sama naman. Masaya sana kung makapag-hangout tayo kahit minsan. Are you looking for Hakan? Nag-meeting kami. Maayos naman at naka-adapt ako agad. That's good. We have a dress code here, Janelle. Seryoso ka ba? Gusto mo mag-suit ako? Come on. You need to do it. Bumalik ka na sa trabaho. Hey! Kumusta, bro? Ha? Huh? Been so long! Pre, kumusta na? Ako nga pala si Amir. Sobrang seryoso naman. It's been a while. Pumunta ako para makita si Zainab. Nag-resign na si Zainab. Talaga? Wow! Wala siyang sinabi sa akin. Naparito ko para sana ayain kayong lumabas. Tayong lahat? Oo! Diba? Nararapat naman na may adventure tayo ulit, diba? Ano? Adventure? Ha? Huh? Kailangan ko ng translator. Okay, sige. Hey, pare! Ako si Amir. Hakan. Cool. So? Ano na? Wala. Pagtatrabaho na. Oh. Di ba tayo lalabas mamaya? No. Okay. Di uwi na lang ako. Sa bahay ni Zainab. Doon na lang siguro kami magkikita. Ganun na nga lang. Later. Amir! Yeah, bro! It's cuter than I expected.
Ah, Yildiz! Nagkalat ang mga damit mo! Ano ba? Well, duh! Pupunuin ko ng damit ang bahay kung may pagkakataon. Akin na nga yan, natugupitin ko. Akin na. Di ko alam paano mo mapapagkasya to. Wala nang lugar. Zeno, yan nga ang pangarap ko. Ito, puro damit. Tingnan mo to. Mababaliw ako. Madam, ipapasok ko na ang lahat ng mga karton. Okay, dear Aisel. Zeno? Ha? Ah? Ang saya-saya ko. Nalagpasan ko ang mga kalbaryo sa buhay. Lumipat tayo ng bahay, wala na si Ender. Nagkaayos na kami ni Halit. Nakita ko kung ano talaga ang mukha ni Tenggul. Ikinasal si Zera. Tingnan mo magagandang bagay sa buhay ko ngayon at nasa tabi pa kita. Abla, halika. Maging masaya ka lagi, okay? Ang kulang na lang ay ang makipag-ayos kay Erin. Huwag kang mag-alala. Mangyayari din yun, maiintindihan din niya. Pag mas nakilala ka niya. Tama ka dyan. Itatabi ko ang mga to para di magusot. Ang bait mo talaga. Sinan. I'm coming, darling. I'm coming. Sinan, what are you doing there? Nakaprepare na ako ng dinner. Di ko pwedeng sabihin. Anong di mo pwede sabihin? Di ko lang pwedeng sabihin sa'yo. Darling, kailangan ko ng space. Naghahanda ako ng sorpresa para sa'yo pero iniistorbo mo ko. Sorpresa para sa akin? Okay. Eh di, pumasok ka na. Okay, go. Lumabas ka muna. Kunwari wala ako. Go! Sana nga mawala ka na. Para makahinga na ako.